Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa madalas na katanungan ng bawat Pilipino. Ito ay kung bakit bumagsak o nawala ang mga kinagisnan nating Pinoy action films. Alamin natin sa paksang ito kung ano-ano nga ba ang mga naging dahilan sa pagkawala ng mga klasikong pelikula. Ngunit bago yan, inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Isa ka ba sa mga nagtatanong kung bakit bigla na lang naglaho ang mga kinagisnan nating mga klasikong pelikula, lalong-lalo na ang mga Pinoy action films na minsan nang nagbigay ng kasiyahan sa bawat Pilipino? Mahigit 100 taon na ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino sapagkat nagsimula ito noong January 1, 1897 na ginanap sa Salon de Partiera sa Escolta bago pa man sumiklab ang unang pandaigdigang digmaan. Ayon sa mga eksperto sa industriya at mga historiador ay noong dekada 50 ang golden age ng pelikulang Pilipino kung saan ay umabot ng 350 na pelikula ang naipapalabas taon-taon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting bumagsak ang mga numerong ito sapagkat noong dekada 80 ay 200 pelikula na lamang ang naipapalabas kada taon, 56 noong 2006 at 30 na lamang noong 2007 sa pagkakaroon ng krisis sa ekonomiya ng Pilipinas ay labis na naapektuhan ang mga production companies at napilitang magsara ang mga higanting kumpanya gaya ng LVN Pictures, Lebron Productions, Sampaguita Pictures at Premier Productions. Sa pagkawala ng mga kumpanyang ito ay nawalan din ng hanap buhay ang mga iniidolo nating artista. Ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit nalugi ang mga klasikong pelikula, partikular ang mga action films, ay ang kawalan ng pondo sapagkat maggastos ang paggawa ng mga aksyong pelikula noon mula sa lokasyon, pasabog, mga baril at mga sasakyan na kalimitang pinapasabog sa mga eksena. Pangalawa ay ang predictability ng storyline. Isa ako sa mga panatiko ng mga maaksyong pelikula kulang Pilipino. Subalit aminin na natin na halos pare-parehas lang ang takbo ng kwento sa mga sinubaybayan nating action films noon na kung saan sa umpisa ng pelikula ay aapihin ang bida at maghihiganti ito sa katapusan ng kwento. Ang salaysay na ito ay ayon sa mga eksperto ngunit para sa akin ay hindi ako magsasawa kahit paulit-ulit ko pa itong panoorin dahil nagbibigay ito sa akin ng nostalgic na pakiramdam. Pangatlo ay tumaas ang standard ng mga Pinoy pagdating sa kalidad ng pelikula dahil sa mataas na teknolohiyang meron ng ibang bansa na wala dito sa atin. Kaya't mas tinangkilik ng karamihan sa atin ang mga pelikulang banyaga. At ang panghuli at sinasabing pinakaugat na dahilan kung bakit nalaos ang mga klasikong pelikulang Pinoy ay ang pagsibol ng mga namimirata ng mga pelikula. Naglipa na ang mga pirated CD o DVD sa mga bangketa sa bawat sulok ng bansa dahil dito ay wala nang nanonood sa mga sinihan na humantong sa pagkalugi ng mga producers. Sa panahong kasalukuyan ay binabalik-balikan na lang natin ang mga kinagisnang pelikula sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms gaya ng YouTube sapagkat nagbibigay ito sa atin ng pakiramdam na bumabalik tayo sa ating pagkabata. Nakakamiss talaga ang mga klasikong pelikula noon. Wala na ang karamihan sa mga iniidolo nating artista kaya magpasalamat na lamang tayo sa mga iniwan nilang alaala. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Jan Silvestre, Top Top Suertes Vlogs, Rattlesnake 11, Johnny Silang, Rocky Gabriel at kay Just for TV Channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.